Ayun, hello po. Welcome muli sa ating Ask Siya. Ngayon lang ulit ng ano, ang tagal bago tayo nakagawa. So ngayon po, eto na. Tayo'y i-address natin yung napapabalitang issue ng Husky, yung sumaside na fairings dun sa bakal, sa chassis. So dyan banda yan eh, sa gilid na yan. So bubuksan natin yan, tatanggalin natin yung upuan. Ayan, so madali lang yan. Ayan, mga bolts, size 10 yan, 10mm. Tapos yan yung mga push button pin, madali lang din ano yan tanggalin at saka ibalik. Meron din mga Phillips screw. So yung mostly universal naman yan eh, yung Phillips, yung screwdriver na gagamitin natin dyan. Anyway, madali lang naman to, baklasan yan, upuan. Pero magpo-proceed tayo with caution. Siyempre, ingat. Kaya-checkin natin, baka may mga screw o kaya hindi pantay yung pagsalpak natin. So ayan, gagamit tayo ng wire wrench at saka maluwag yung pagka natin. Hindi tayo may nag-effort buksan. Nakakatakot siya, buti na lang na-check ko pa rin natin. So kung saan man in-assemble to, hindi masyadong masikip yung pagka mga bolts. So ayan, medyo yan dapat ganyan, medyo may lumalaban, ayaw mo pa bukas. Pero oh, syempre plastic o oh, fiberglass. Pag tinodo mo na sikip yan na todo, basag mo. So, mahirap. Dapat alam mo yung lakas mo. Tansyado mo talaga. So, dito gagamit na lang tayo ng long. Actually, extra long yung socket wrench na yan. Binili ko. Para saan yan eh, impact wrench. At nagagamit ko dito sa mga motor. On the click. Pagka imamano-mano mo yung input, mas madali. Mas mahirap minsan kasi yung ano, yung wiring paikutin. Pag i-unscrew mo, kaya yung screw itatighten yung mga screw. So yan, tatanggalin lang muna natin yung mga bolts at maya-maya isusunod natin yung mga screw sa mga gilid. Tapos yun, skip na natin. So yun, ingatan nyo rin na baka ma-misplace nyo yung mga kinakalas nyo yung bolts. Meron din kasing mag ano eh, maharap nakapalit nyan. So minamano-mano ko na lang para kumbaga pagka sisikip mo hand tight, eto hand loose. So yan, screw na tatanggalin natin dito at hindi din ganun kasikip. Kaya yun nga, hindi naman siguro natin din sisikapan to ng mahigpit na mahigpit mamaya dahil baka mabahas na ganyan. Siguro sakto lang. So, ayun, skip na lang natin. So, dito sa punto na to, natanggalan natin yung mga screw at yung mga bolts. So, iaangat mo lang siya. Madali naman. Tapos yung ilalim nito medyo pabilog. Hindi siya flat. Ayun, may curve, may kuba, kumbaga may bukol yung ating upuan sa ilalim. Kaya hindi mo siya may steady na nakatayo. At ito ano, yung pinaka hinahanap natin eh, mahirap sipatin kahit na gumagamit na tayo ng maiwagang flashlight. So ayun, makikita nyo yung mga parang breadcrumbs ng fiberglass kasi nakakaskas ng bakal ng ating chassis. Oh, chassis. Yan. Ang hirap talaga. So, mamaya gagawa natin ng paraan yan para matutukan ang ating camera. Yan yung kanto na yan. Dyan siya na dumidikit.
So ayan, ito siya, ayun o, oh, yung mga puti na yun, kung nakikita nyo, nagbe-blur eh. So nag-out of focus, kaya lalayo na lang tayo. Basta nandun yung party na yun kung nakita nyo kanina, na may nakakaskas na nga. So baka tumagos dun, sa ganyan. So pareha sila meron ng ganun, parang nabubutas na siya sa ilalim. Nauuka eh, kinakaskas niya. At dito sa kabila, tignan natin. By the way, magkaiba sila ng distansya. Yung isang medyo dikit na, tsaka mas marami na siya nakaskas. At ayan, medyo talagang nagkakapilipit-pilipit na. Ayun, pati yung dila natin, napipilipit na. So ayan siya, yung kanto na yan, medyo matama. Itong side na to, maluwang ito. Na konti lang naman ang diferensya. May kalawang na rin ang ating chassis. So ayan. So ito ulit, kunan natin. Subukan natin uling maspatan. So ayun siya. Ayan yung dumidikit na yun. Ayan, kung nakita nyo, puti na. Kinakaskas na kasi nga yung ating fiberglass. So paulit-ulit ko siyang kinukuha na para makita talaga. So naitataas naman siya. Ayan, kung may isisingit ka, eh, medyo batakin mo ng... So, ito, ang ating gagamitin. Binili ko to kasi gagamitin ko to sa mga ginagawa kong project dito sa bahay. Para hindi ko gasgasin yung mga sahig. Ilalagay ko sa ilalim ng mga mesa. At saka yung iba pa. Ayan, sakto, meron ako. At kalakit ng isang to eh. May mga iba-ibang sizes yan yung nabili ko. May bilog. May malaking-malaki talaga. Tapos, yung mas maliit. So, yan. Bago natin lalagay yung pads, kailangan natin linisin. So, eto lang gagamitin ko. Yung mask na pinaggamitan. Ako rin naman yung gumawin yun. So, kasi may nung ano yan eh, yung parang matigas na parte. Yun ang ginamit ko para... hindi siya bumabuluktot basta-basta. At saka medyo magaspang yan eh. Kaya feeling ko para siyang maliliha. So ayan, naitutupi mo rin yan eh. Kaya yan ang ginamit ko para lang. Anyway, nalinis niya yan. At saka ayos naman yung pagkalinis niya. So dito sa kabila. Ayan. So, kung meron lang kayong paraan na isisingit yung panlinis nyo o basaan. So, ayan, yan yung ginawa ko. Dinikit ko muna rin sa papel niya. Tapos, ayan, para masubukan din kung talagang makakasya mo, maisitiksik. Anyway, naipeplex naman yung fiberglass. Pwede mong hatakin, baltakin pataas. Para siya magkasya. Pero ingat lang, baka mabasag din naman. So, baka mayroon din kayong ibang paraan para magawa nyo. So, ayun o. Dinidemo ko dyan na itataas naman yung fiberglass. So, pero ayun ha. Ingatan nyo yung paghatak-hatak sa fairings. Baka mabasag. Anyway, ito yung ginawa ko. Kumuha ko ng papel. At ididikit natin yan yung pads. Pero hindi yung bilog ang gagamitin ko. Yang square na mas maliit ng konti. So, ayan. Didikit ko muna. Tapos, sisiksik ko. Para, at least, kasi pag may pandikit na yan, ang hirap niyan i-test, isusubukan mong isiksik. Didikit na, didikit siya niya. So, ayan. Ganyan lang siya. Isisiksik ko rin. Tapos, susubukan kong hatakin na lang yung papel. So, ayan po yung pads nakadikit na. Pasensya na, hindi ko na nakunan kasi kailangan ko ng dalawang kamay. Hindi ko mahawakan yung cellphone. Yun nga ginawa. Pero madali lang naman yan. So, ganyan lang ginawa ko. Inata ko yung puti nung nakadiin na yung bakal sa fairings. Siyempre, naipit na rin niya ng konti yung pads. So, ayan po yung close-up. Ganyan na itsura niya nung naidikit ko. So, sa
Sana hindi na niya matanggal o makaskas. Anyway, madami yung ganyan ko. Matanggal man yan, papalitan ko na lang. Buti nga, madali lang tanggalin yung upuan natin, mga ka-husky. Ganyan lang, didikit lang natin, sisiksikan ng mga pads o foam. Para lang walang, huwag niyang magasgas yung ating fairings. Anyway, napansin ko rin, no? May mga kalakalawang yung ating chassis. Yan, yung mga sulok-sulok na yan. So, kailangan pala natin i-checkin yan once in a while. Lalo na pagka pinabike wash. Pinabike wash natin siya. At medyo gumagamit tayo ng spray. So, pati rito, no? Sa kabila, ayan. Naibigit ko na rin, naisiksik ko na. So, yun. Hanap na lang kayong paraan para mailagay nyo na maayos yung pads na may pandikit. So, marami yan sa Shopee o Lazada. Hindi ko makita yung link nung pinagbilang ko nyan. So, anyway, marami yan sa Lazada tsaka nga sa Shopee pa ulit-ulit eh. Makita eh, baka na-delete ko siguro, may binili akong kasama dyan na hindi ko nagustuhan. So ayun na, sa sulok kung makikita nyo, no, may kalawang ang ating chassis. Yan, mga bakal-bakal natin, kalawangin pala. So si Husky ay kalawangin ang kanyang chassis. So anyway, naidikit na natin at madali naman nagawa. Kaya-kaya niyan, guys. Bili lang kayo noon yung pads o kahit na siguro kahit basahan lang pansamantagal. Basta may dikit nyo pa, hindi naman matatanggal. So eto, kinuna ko na rin yung mga kalawang sa mga sulok-sulok ng ating chassis or chassis. Ako na naman basan dyan. So ayan, marami tong isang to sa may side na yan. So mga katulad ko na medyo OC o maarte, maselan, sa kalawang. Siyempre, mabubulok yun. So, kung meron kayong tip o suggestion, paki-comment na lang down below para makatulong sa ating mga ka-husky. Pati na yung sa ibang nagmumotor. So, siguro ako, lalagyan ko na lang muna ng oil o kaya yung WD-40. O kung meron man pantanggal ng kalawang. So, salamat dun sa ating mga ka-husky na nag-share. So, shinare nila na may mga ganyang issues na pwede natin ma-resolve ba. Pati na yan, no, yung nag-share ng mga kalawang din. At least, alam natin na may mga ganyang problema si Husky. Maagapan natin, magagawa natin ng paraan. So, ayun, salamat. So, maliit, malaking issue, susubukan nating alamin o i-resolve ba. So, yan. Hanggang sa muli, mga ka-husky. Bye!